guys, may isi-share po ako sa inyo na pwede po niyong gawin sa bahay, okay? Ito po ay coconut jam. Narinig niyo na ba yun? Coconut jam. Di ba kadalasan, ano lang yung mga fruit jam, di ba? Yung strawberry, the apricot, or pineapple jam, di ba? Ganun lang po. So sa atin ngayon is coconut jam. Napaka-easy lang po talaga. At saka ilang ingredients lang po ang kailangan. Ito lang po, makikita niyo dito lang po. Coconut, sugar, ito po yung sugar brown, pwede din po, okay? Optional po ito. Ito po yung sugar made of coconut, okay? So, ito po yung pandan leaf. May pandan leaf pa kayo dyan, okay? Kung wala, sabihin na sa akin at bibigyan kita ng pandan leaf. And ito po ay egg yolks, okay? Egg yolks lang, hindi kasama yung whites. So now guys, let's mix. Okay guys, let's start. Okay, so ito po yung coconut, diluted coconut. Ito yung sa atin pa is, sa Pilipinas po, ito yung gata. Okay, dito naman eh, ganito lang talaga ang magbibili namin. So, on lang yung fire, tapos low heat lang po tayo. Okay, low heat lang po talaga dahil nasusunog po yung underneath. Mabilis masunog to, hanap nyo. So, okay. Ilagay na po natin. Tapos, next, ilagay natin itong sugar. Okay? Pwede din ito lahat brown sugar. Okay? I-melt lang po natin yung nilagay ko na coconut sugar. Okay? Kahit yung brown sugar, kailangan i-melt po natin muna. And, ilalagay na natin itong pandan leaf. Okay? Kasama na doon. Ayan. Sige. Pwede strong fire saglit. Saglit lang dahil na po eh. Masusunog yan. Okay. Okay guys. Habang nagme-melt po tayo ng sugar, dito muna tayo. Okay. Ito yung egg yolk, right? So, itong egg yolk na to, kailangan i-beat po natin. Mix lang. Haluin lang. Okay. So, ganun lang po. Okay. Kailangan isiparin po itong egg yolks. Okay. Antayin lang po natin. I-beat mo yan until pale yellow. Right? Ito, right? Okay. Tapos, antayin na lang natin itong sugar and coconut mixture, okay? So guys, melted na po yung sugar natin. So i-mix lang po natin dito sa sa egg yolks. Okay? Gandahan lang po. Ganon. Okay, mix lang sa itlog dahil na po yung egg yolks. Mainit po kasi ito eh. Tapos pag hindi mo ni-mix yung yung egg yolks, nagpo-form to ball yan. Itigas po yan. Okay. So now, pwede na. Huwag naman natin lahatin. Okay lang yan. Okay, so now, ta-transfer na po natin dito. O, di ba? Paligtaran lang yung pag-ganyan-ganyan-ganyan na. Okay? Ayun. Okay, alisin muna natin po. Dito kami tayo ng stirrer. So, dito natin ilalagay na naman. So, halo ng halo. Yun lang. Okay. Ito po yung masarap. Sobrang masarap po ito, guys. Pwede nyo po itong ilalagay sa mga tinapay na plain. Yun yung mga plain na tinapay. Ito ay ilalagay nyo po. At saka may mga another purpose po. Ito, yung mga kakanin. Yung kakanin pwede din po. Papakita ko lang sa susunod ng mga araw sa inyo. Ano-ano yung mga uses dito, okay? So guys, now, we wait until 10 minutes, okay? 10 minutes continuous stirring lang po tayo, okay? Continue lang po natin. Hanggang yung coconut mixture natin magiging paste, okay? So, wait for 10 minutes, continue lang po yung pag-stir natin.
Okay guys, ito na po 10 minutes after na po. Okay? So ganito na po yung ano, yung mukha niya. See? 'Di ba? Napakasarap ito guys. Ayun, tingnan niyo. Ito na yung jam natin. Coconut jam, okay? Ang gagawin po natin ngayon is tatanggalin po yung pandan leaf, okay? Kasi may pandan leaf din tayo nilagay, 'di ba? So kailangan tatanggalin po natin. Okay, at itatapon. Okay? Okay guys, once again, ito na po. Tingnan nyo. Wow, napakasarap ilagay ito sa tinapay. Sobra talaga. Okay, lalagay ko lang dito ah. Okay. Napakasarap naman talaga. Okay. Guys, tingnan nyo. Diba? Napaka-shiny. Oo, diba? Tinapay na lang ang kulang. Napakasarap talaga. Wow. Talagang, ano yung amoy ng pandan, tapos yung coconut milk, tapos yung sugar na, yung ginamit ko na coconut sugar. Okay? So, ito na po yun. Alam nyo guys, may isang beses po na binigyan ko yung ano, yung may-ari ng gym dito. Tapos binigyan niya sa nanay niya. Tapos alam niyo anong sabi ng nanay niya? Nako, sobrang sarap daw. Tapos walang kasing sarap yung mga binibenta dyan sa market. Kasi nga alam niyo guys, sa market kasi naglalagay sila ng egg whites. Yung hinahalo din nila yung egg whites. Okay? Pwede naman. Kaso, matatagalan po kahit sa pag-steer. Siguro aabot ng isang oras. Ganon. Nakakangalay kaya, di ba? So, eto guys, mapakabilis lang. 10 minutes. Pwede natin kumain. Okay, thank you guys for watching. And God bless. Sana po, gagawin niyo po ito sa bahay. Dahil nga po, pag ginawa niyo ito sa bahay, nako, hindi na kayo bibili yung mga tinapay na may palaman.